Good morning mga katubol. So kumusta kayong lahat? Welcome back sa ating panibagong video. So maraming salamat pala sa pagbisita nyo dito sa mga bago pa lang sa channel ko. So please subscribe and don't forget to hit my bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako. So yun guys, so kahapon ay nag-deworm tayo ng ating binibreed na manok. So ngayon araw naman, day 2 ay bibigyan po natin ng Primoxil tablet yung aking hen na binibreed. So para sa bacteria flushing. So kasunod nung guys ay paliliguhin din natin siya ng gamit ang zero mite para matanggal yung kaniyang kuto sa katawan. So para panatilihin natin na maging healthy yung ating binibreed na manok. So yun guys, so hindi ko na patatagalin. So uumpisa na natin. Guys, ito nga pala yung aking binibreed na manok. So ito sila. So yung kaniyang hen ay Japanese Shamo. So yung kaniyang lalaki ay Shamo Asil. So yun guys, stay tuned and umpisa na natin. So ayan, bago natin bigyan ng Primoxil 550, pakainin muna natin sila ng kanilang patuka. Dito natin ilalagay. So ayan guys, so ang sunod natin ay painumin natin siya ng Primoxil tablet, Primoxil 550. So 16 pesos per tablet. So yun guys, pinainom ko na pala kasi hindi ko na play pala yung video kanina. So hindi nakita yung pagsubo ko ng Primoxil dito sa manok. So ang importante ay nakita nyo ang Primoxil na pinainom ko. So kasunod naman dito ay paliguan natin para tuluyan na mawala yung kuto sa kanyang katawan. Tapos na tayo sa pag-deworm. Natanggalan natin yung bulati niya sa tiyan, sa loob ng katawan niya. At yung Primoxil tablet pala ay bacteria flushing, upang tanggalin ng bacteria sa katawan. So yun, sunod na natin ay paliliguan na natin siya ng zero mite para tuluyan na mawala yung kuto dito sa balahibo, yung mga hanip kuto. So yun guys, hindi ko na patatagalin, so samahan nyo ko. So ito na yung zero mite. So pasensya na guys, wala akong timba pala. So dapat timba ang gamitin. So wala tayong timba, so palangka na lang ang gamitin natin. So actually parehas naman din, basta may tubig. So ayan, bubuksan mo lang yung zero mite at ubus mo na lahat dito. Yan, haluin mo. Kunin muna natin yung manok. Thank you.
Ito na yung manok. Okay, rub-rub na natin dito. So, kailangan dito guys ay basahin lahat yung kasulok-sulokan ng kanyang balahibo para yung puto na nagtatago ay mamatay. Walang takas ang puto dito. So para mas mabilis, hawakan nyo lang dito sa paa. So ayun yun lang. So ayan, para marubrob lahat. Basa lahat. So ingatan nyo yung mata, baka malagyan. So medyo delikado din kasi may chemical ito na shampoo gihalo dito. So ingatan natin, baka makaka-apekto yun sa mata ng ating manok. So yun, sa mga pakpak, sa mga buntot at pa. Dapat hawakan nyo sa paa guys kung wala kayong timba. Dito sa akin palanggana, so kailangan siya hawakan sa paa para ang sa ganun ay makahiga siya. So hawakan nyo lang sa paa para hindi siya mag galaw. So, sayang lang yung tubig. Napakalakas pa naman ito ng manok kay Japanese Shamu. So, bukod sa malaki na nga siya ay yun, malakas. Hanggang liig, basahin nyo rin. Baka dito yung puto na nagtatago. So tuloyan na sila magpuksa. So baka mamaya ito, after kumabilad, so pagtuyo ng katawan, so baka mangitlog ito mamaya. So pangalawang itlog na ito. So ayan guys, tapos na tayo. Nalagyan na lahat. So basa na lahat. So ibibilad na natin sa araw. Kahit mga 20 minutes lang. Hindi kaya basta matuyo lang, pwede na. So gasa natin yung kanyang pa para tuloy na mamatay yung bakterya. So ayan na siya guys, so ibilad na natin siya sa araw hanggang sa matuyo, saka na natin siya ibalik doon sa kanyang kulungan, itong breeding pen. Ayan, si panatili natin maging healthy or maintain natin ang kalusugan ng ating manok. So ang manok ay parang tao rin yan. Kung hindi mo alagaan ang sarili mo, so pwede kang dapuan ng iba't ibang sakit. So yun guys, so tapos na natin paliguan yung ating manok. So na purga na natin. So na bacteria flushing na tayo. So na paliguan na natin yung ating manok. So mamayang hapon, so papainumin natin sila ng ating Bitmin Pro. So naglalaman yan ng electrolyte. So napakalaga yan sa ating manok, lalong-lalo na sa panahon ngayon, sobrang init. So para iwas dehydrate yung ating manok. So yun guys, so I hope na makatulong sa inyo itong aking video. So, paki-subscribe naman ang aking YouTube channel. So, don't forget
to hit my bell button para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng bagong video. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. So kita-kits sa next vlog. So mabuhay po kayong lahat.